Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi po, Father Vic. Tayo po ngayon ay nasa pangatlong linggo ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Kalagitnaan ng 40 araw na paghahanda. Kaya siguro, maganda ring tanungin ang ating mga sarili. Ngayong nangangalahati na tayo sa ating paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Nagawa mo na ba yung mga bagay na dapat mong gawin? Ano yung bagay na dapat nating gawin? Kung hahanapan natin ng isang salita ang mga bagay na dapat nating gawin sa panahon ng Kwaresma, ang isang salitang ito ay paglilinis. Sa panahong ito ng Kwaresma, inaanyayahan at inaasahan tayo na maglilinis ng ating kalooban. Aalisin natin sa ating mga puso ang anumang maaaring maging hadlang para tunay tayong makaisa sa kagalakang hatid ng Pasko ng muling pagkabuhay. At ano-ano yung maaaring maging hadlang na yan? Alam natin yon, di po ba? Galit, sama ng loob, inggit, at mga bagay at mga gawa na talagang hindi ayon sa kalooban at sa turo ng Diyos. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng paglilinis ng ating kalooban, ng paglilinis ng ating pamumuhay, ng paglilinis ng ating sarili. Hindi lamang yung panlabas ang dapat nating nililinis, kundi higit sa lahat, yung panloob. Sa Ebanghelyo, isang uri ng paglilinis ang narinig natin. Ang templo na tahanan ng Diyos ayon sa ating Panginoon ay ginawang palengke ng mga tao. Nandoroon ang mga nagbebenta ng mga hayop, mga baka, mga tupa, mga kalapati. At nandoroon din ang nagpapalit ng mga salapi. So tatanungin natin, bakit doon sa templo merong nagpapalit ng salapi at bakit nandoon yung mga ibinebentang mga hayop? Sapagkat para ikaw ay makapagsamba at makapaghandog sa Diyos sa templo, kinakailangan mong maghandog, mag-alay ng baka, tupa, o kambing, kalapati. Anong ibig sabihin nun? Hihilahin mo yung baka mula sa labas, papunta dito sa harap? Hindi. Iko-convert mo yon sa cash. Magkano ang cash equivalent ng baka? Kaya merong namamalit ng salapi. Negosyo. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, huwag ninyong gawing palengke ang bahay, ang tahanan ng aking Ama. At nagalit siya, di ba? Dito sa ating representation ng eksena sa Ebanghelyo, makikita natin ang imahen ni Jesus may hawak na panghagupit. At iyon ay nakasaad sa Ebanghelyo. Kumuha at gumawa si Jesus ng lubid para ipanghagupit sa mga tao, ipagtabuyan ang mga hayop, ang mga namamalit ng salapi, at ipinagtataob niya ang mga lamesa na ginagamit dito sa palitan ng pera. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking Ama. At dito
sa ginawang ito ng ating Panginoon ang bumalik sa isipan ng mga alagad ay ang kung ano ang nakalagay sa kasulatan. At nagbulong-bulungan ang mga alagad, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na naglalagablab sa puso ko. Naalaala yon ng mga alagad, nakasaad iyon sa kasulatan. At sa eksenang nasaksihan nila nang magalit si Jesus sa kanyang nakita, iyon ang naalaala nila at naintindihan nila si Jesus kung bakit niya yon ginawa. Sapagkat ganoon na lamang ang kanyang malasakit sa tahanan ng kanyang ama. Ganoon na lamang ang pagmamahal ni Jesus sa templo, sa tahanan ng ama. Sa panahon ng Kwaresma, sinasabi natin na kung hahanap tayo ng isang salita na makapagsasabi ano ba yung pinakadapat nating gawin ngayong panahon na ito. At sinasabi ko, maaaring ang isang salita ay paglilinis. Hindi lamang yung templo bilang gusali ang dapat nating linisin. Kasi sa nangyari sa Ebanghelyo, ang nais ng ating Panginoon na linisin ay ang templo, ang gusali, ang structure. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Pero meron pang isang templo ng Diyos na dapat nating linisin. Ano po kaya iyon? Bukod sa structure, itong templo na ito, itong simbahan na ito, itong gusali na ito, ano pa yung isang templo na napaka-importante nating linisin ngayong panahon ng Kwaresma? Diba sinasabi sa atin, ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo, tahanan ng Espiritu Santo. Kung ang malasakit ng ating Panginoon sa templo, sa tahanan ng Ama, ay ganun na lamang, umaasa siya na ngayong panahon ng Kwaresma, pagtutuunan din natin ang pansin ang paglilinis sa templo bilang katawan, ang ating kalooban, ang ating mga puso. At papaano natin malilinis ang ating katawan, ang ating puso, ang ating kalooban? Maraming pamamaraan, pero ang pinaka-importante, pagkukumpisal. Ilalapit natin sa Diyos ang lahat ng ating mga baho, yung lahat ng ating mga nagawang kasalanan na nagparumi sa atin sa mata ng Diyos. At sa pamamagitan ng buong kababaang loob na paglapit sa sakramento ng kumpisal, mahihingi natin ang tulong at biyaya ng Diyos para tayo'y maging malinis at maging karapat-dapat sa kanyang harapan. Kaya mga kapatid, ang panahon ng Kwaresma bilang paghahanda sa Pasko ng Pagkabuhay ay panahon ng paglilinis. Seryosohin nawa natin itong paanyayang ito ng Kwaresma. Linisin natin ang ating buong pagkatao. Linisin natin
ang ating buong katawan, alisin natin sa ating pagkatao, sa ating katawan ang mga bagay na ginagawa natin ng paulit-ulit na nagpaparumi sa atin sa mata ng Diyos. Linisin natin ang ating mga puso, ang ating isipan, ang ating pananalita, ang ating gawa. At sa ganoong paraan, tayo'y matagpo ang karapat-dapat. Amen.